ating pinipito mo ang ating mga ulo at dinalangin ang presensya ng Diyos sa kanyang banal na templo. Sa ilang sandali po ay magsisimula na ang banal na pagdiriwang. Tumayo po tayo lahat. Thank you.
Ito, patuloy tayong sumasampalataya sa banal ng Panginoon mismo. Ang sasabi, ang tinapay na ito, ang aking katawan, na inihahandog para sa inyo. At ang kanis na ito ay kanis ng aking dugo, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Tunay na mapalad tayo mga tumatanggap sa Kanya. Mga kapatid, aminin namin ang ating mga kasalanan kung tayo maging marapat tumanaw sa banal na Panginoon. Inaamin ko sa mga Panginoon Diyos at sa inyong mga kapatid na lubakan na kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpukulan. Kaya sinasabi ko sa mga Labyo ni Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awarin tayo ng mga Panginoon ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patawayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Thank you.
Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan at hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na itinatitibay ng aking dugo. Iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagkarito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katawan ang dugo ng ating Panginoong Jesu Kristo.
na siya pinaglalala na ngayon ng buong simbahan. Kaya po, mula kagabi, tayo po'y nagtanod sa banal na sakramento sa altar. Kanina pa rin araw, tayo ay nagposisyon. Kaya po may tumaagay makinig sa kayo sa araw na ito. Gawa ng ating pagdiriwang na nabagin na magustahan. Katawan ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo. At maliwanag po na kung saan ay tayo ginagawa ka ng umumay kapal. Na makita natin yung nakalataan ng biyaya ng katawan na po ng ating Panginoon sa Kristo. Una, sabagal, ito po yung pamamaraan at nangyayahin ng Diyos para siya ay maalala ng tao. Maliwanag po na yung pinamanin ko sa isang unang pagbasa sa aklat sa sulat ng San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Anong sabi ko ni San Pablo Apostol? Yung kanyang binalikan ng muling nakunan na sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan, kaming ito, ito ang aking dugo, ang dugo ng bawat walang kalimpag, ang dugo na ipupuhos sa kasalanan, dinamin ninyo ito. At anong sabi po ni Juan ni San Pablo sa mga taga Corinto, sabi niya ay gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ito rin po yung sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ng walang kapunan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po, may iba't ibang pamamaraan na gusto natin na tayo ay maalala ng ibang tao. Maaari, sabi na ng iba, mag-aalala kayo magkasinta. Hindi mo naman ako naalala, bakit? Hindi mo ko tinatawagan. Hindi mo ko naalala, bakit? Hindi mo ko tinitext. So, yun ang sa tingin yung kanilang pamamaraan para masabi na alala mo sila. Pero si Jesus, yung kanyang pahayag para maalala namin siya, anong sabi niya, ay gawin niyo ito. Yung ano yung gagawin natin? Yung pinapaalala niya sa atin, yung institution of the Holy Eucharist, yung banal na pagdiriwo ng Misa. Ang kanin natin ang kanyang katawan at inumin natin ang kanyang dugo. Na kung saan ay pinapakinabangan natin sa loob ng banal na pagdiriwang ng Misa. At ito yung palagi mo natin panyaya na kung sakali man o mayroon tayong hadla, alam naman namin yung dalawang hadla, may kasalanan malaki, at saka yung Eucharistic fasting, yung isang oras na hindi pagkain ng anuman maliban ng tubig, yung aking palaging pagnay ay magkumunyon kayo. No? Magkumunyon kayo. Kayo ba ay naalala ko? No? Ako yung nag-misa sa isang patay. May mga choir, maraming membro ng choir na hindi kita po yung namatayan. Ang gaganda ng boses nung kanilang choir. Pero kita ko lamang po doon, walang matalas ang nagkumunod. E siguro sa kanilang choir, yung banal ang pagdala ng pagdiriwo ng Misa, ay hindi lamang po pagkanta. No? Kaya tayo yung mga kapasinan din si Jesus. No? Pinagaraan na nais ng Misa, hindi para pagkahan tayo. No? Kunit para ano? Para ibigay niya ang kanyang sarili. At napakapangit naman kung ibigay niya ang kanyang sarili, hindi namin tinatanggap. Kaya sabi na
sinakakaya naman kasi isa ng patay. Baka naman mawala sa tema, pero na magbibigayan ko na dapat ay nabagin ko man lang doon sa panunan ng pagbibigayan ng isa na dapat mapaalaan mo. Hindi lamang pagkanta, kundi yung mismong pagbibigayan ng isa. Nari, matanggap ninyo sa Jesus sa sakramento sa altar ang kanyang katawan at dugo. Kasi yung isang biyaya na huwag natin kalimutan na ibigay niya sa atin. Nais yan tayo ay makaisa. Nais yan tayo ay makasama. Ay nawa naman po, yun ang maging lakas natin, no? Na sa loob ng isang linggo, kasi isang linggo huling natin makikita sa Jesus, katawan at dugo. Kasi yun ang biyaya na pinigilin ng Jesus, yung kanyang pinatawag na real priceless. Tayo ang Diyos, hindi lamang sa Espiritu, kung nangyari siya katawan at dugo. Alam natin na ang tao ay naghahanap ng real presence, ng tunay na presensya ng bawat isa. Pero ang ating Diyos, nandito siya, pero hindi natin siya pinapansin. Kung sana po makita natin yung tunay na kahalagahan na ipinamamanin ko sa akin sa banal na sakramento sa atin. Kaya yun ang pagkalimit ang sinasabi ko po. No? Kung walang handang, tumanggap kayo ng banal na humulyo. At maliwanag ko, dalawa ang handang natin. Yung mayroong kang kasalanan malaki, kung mayroong kasalanan malaki, hindi mo umisa. At yung huwag kang kakalim ng isang oras bago ka mag-umulyo. So, pag ang matukumis at nagugunong tayo, ay magtiis-tiis tayo. Pangalawa, na maaaring makita po natin, maging bahagi po, ano dito sa tinitay, ay tulad po na pinangayat po sa dalawang pagpasa, na kung saan ay sabi na ipinigay yung lahat ng ikapo, ng lahat ng kanyang nahuli sa pakipagdapat. Yes, bro, pahagi rin po na sabi nga po natin ay sabi ng iba yun. Ako naman yung natutunay sa simbahan. Okay rin po yun. Pero huwag natin kahalaga, huwag natin kalimutan yung isang napakahalaga, yung parimula, yung kanyang katawan at dugo. Kasi paano kung wala ka ng itutunay? At hindi mo na makalimutan, at hindi mo na maalala ang Diyos. Eh, the book of Christ. Magsimba ka pag-araw ng dugo. Tanggapin mo siya ito sa banal na kumunta. Yung iba pa ang pagtuloy na dapat natin sa katuparan, ginagawa ko natin. Pero yung pinakasentro ng ating pagkiri sa iyo, yung pagtatang namin ng katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Yun po yung bahagi ko na ipinamanin ko sa akin ng buong kapag. Kapag sinabi niya, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pangalawa, sa ibanghelyo po namin na din ngayon, maliwanag po na ipinahaya ko namin ng Panginoon sa Kristo yung pagkaparami ng pinapay. Sa pagkala natin kami ng Jesus na ang mga tao kasama niya ay nagkuto. Anong sabi ko ni Jesus? Sabi ni Jesus ay kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Maaari po ito na ulukan ng dalawang bagay. Una, kayo mismo na may pagkain ang magbigay ng makakain. Yung tinatawag ko nating pagbabahaginan, yung kawang-kawa.
Manibahagi mo sa atin na magbahagi ng mga bagay para sa iba. Na kung meron tayo, ay matulungan natin yung iba. Pangalawa, yung pong ipinahayag nyo sa Ipanghelo natin ngayon sa araw na ito. Kasi yung nakita po natin ako sa atin, may pinamahagi ng mga alagad. Hindi naman ang dalit sa mga alagad. Kasi wala ka sila. Masalitang sila. So, anong ginawa ni Jesus? Nagparami siya ang pinapay. At yun ang kanilang pinuso. So, maaaring wala tayong mismong kakayanan na magbigay para sa iba. Pero mayroon tayong panahon. Mayroon tayong kaalaman. Kinakailangan natin ipasilite para matulungan ng iba. Si Jesus ang nagparami ng pinapay, yung mga alagad ang namahal. Kinakailangan nito natin ng mga katulong sa paglilingkod para sa iba. Pero higit sa lahat, ay huwag natin kalimutan, papalimutan tayo doon sa halimbawa ni Ginigay ni Jesus, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Na ang maibigay natin sa iba ay alin ang katawan at dugo ni Jesus. Ito yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa papalang pamamaraan. Sana po maging bahagi palagi natin na patuloy ni Palila, i-direct namin ang mga tao patungo kay Jesus. Katulad ni San Martin Porres, na rin na may paalala natin sa kanila yung kahalagahan ng pag-iing banal na pag-iing ng misa at pag-alab ng banal na kumunyon. Bakit? Kasi yun, yun ang kinakailangan natin ibigay sa tao. Sabi ngayon ng tao, kita naman natin sa ating pag-uposisyon, no? Nilalampasan lang na, nilalampasan lamang ang ating yung pananakatawan ng tutunay sa Kristo. No? Na hindi man lamang tumigil at makita ano-ano ba yung dalagalan ng pari. Hindi alam. Hindi alam na ito yung katawan ng tutunay sa Jesus. Bakit? Kulang tayo sa pagpapaliwala. So, kinakailangan na natin ibigay sa Jesus para sa iba. Kinakailangan natin na makita nila yung tunay na kahalagahan. Pumunta kayo sa simba. Magsimba kayo. Tumanggap kayo ng kumunyon. Sabagat ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Kaya ito po, ito rin yung pwede natin ibigay sa mga tao. Hindi lang po yung material na bagay. Kasama nyo yun. Kasi kaki pa rin yun na dapat natin din ang pansin. Sabi ko nga yung patuloy namin yung pagturo. Sa nawa ko ay ang patuloy natin ako na makapalakas tayo ng programa na tunay na maka tulong ko sa ating kapwa-tao at sana rin po yung lalong-lalong na yung programa na tumutukoy po para sa mga isakit. Yung po naman yung mamigyan natin ng pansin. Pero kahit po nag-iisip tayo ng ganong klase ng programa, ay huwag natin kalimutan na magkaroon tayo ng mga programa natin na maipakilala natin sa Jesus. Dahil kinakailangan nilang tanggapin si Jesus, katawan at dugo sa loob ng banal na sakramento ng Eucharistia. Kaya po, huwag kayong manghinama na mapaalala sa iyong mga kasambahan ng kahalagahan at pag-iis na ito. Na matanggap niyo si Jesus.
bago na tinubos na iyong umilihan ng pare, alam mo kung kasi naging para tayo mga protestante. No? Kasi yung mga protestante, ano na lang hindi nila ng umilihan, wala sila katawan ng tubo. No? Wala sila ano, wala sila ng corpus Christi. No? Kaya kung medyo tinitingin naman yung iyong umilihan ng pare, hindi. No? Kasama lang yun, pero yung sabihin, dalawang bahagi yung salita ng Diyos at saka yung katawan ng tubo ni Kristo. Dalawa yun. Huwag natin kalimutan. Kung binibigyan naman ang pansinanin ng iyong hiliga, parang rin kayong mga protestante. Hindi nakikita yung kahalagahan ng katawan at dugo ni Kristo na ibinibigyan niya sa atin. That is the very result of your God. Yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili. Ayun po yung itulog namin sa harapan ng Panginoon kapat. Hangon ay pinamahalin niya sa atin. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa atin. Kayo ang magbigay sa kanila ng mga harap. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapatid niya sa lahat. Kami gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang manalo ng Diyos, ang inoon namin na lahat. Nagdalawang tao ko sa ilalaman ng Espiritu sa ako. Ipinamanamin ng Santa Maria Virgen. Pinagpapasakin ni Paul sa Milano. Pinawag sa kubos na magkailigin. Nanawag sa Lord ng mga lupa. Nang kayo na tumaraw na buhay ng umakyat sa langit. Nalulog sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa langit. Doon magpupula ang paliko at pangkong sa namutuwa at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na wala hanggan. Amen. Itaas namin sa banal ng Diyos sa ating mga kaibigan. Hiningin namin ang mga ito sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Yesus at uuwala tayong manalangin. Ama namin, tinggil mo kami. Ama namin, tinggil mo kami. Sa pamumuno ni Papa Francisco, mga obispo at mga pari, ang simbahan na walang tunay na katawan ni Kristo, kung saan may tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit sa isa't isa, at ang bawat kapatid ay hindi nawawala ng mga pangunahing pangangailangan upang mabuhay ng marahil bilang tao at anak ng Diyos na nalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami na walang magkaisa at magtulungan ang mga pinuno ng mga bansa upang ang likas na yaman ng mundo na nagmula sa Diyos ay mapangalagaan ng husto at mapakinabangan ng lahat ng tao lalo na sa mga bansang higit na nangangailangan manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami sa kabila ng mga hamon ng modernismo at materialismo na huwag maging patotoo ang mga Kristiyano sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos at kay Kristo
ay hindi lamang sa pagkain, lumilipas na mabuhay ang tao, kundi higit sa lahat sa salita ng Diyos at sa katawan at tuhod ni Kristo sa Eucharistia na nalangin tayo. Ama namin, ipilit mo kami. Naway, makapag po ng pag-asa, kaginhawangan at kagalingan sa sakramento ng kabanal-banal ng katawan at tuhod ni Kristo ang mga kapatid natin na naghihirap sa iba't ibang paraan at kadalilangan. Manalangin tayo. Ama namin, ipilit mo kami. Ama namin Diyos, na maawain ang mga pagmahal. Tigil mo ang aming mga panalangin, itulog kong maging mo ng buhay na saksing kami sa kahalagahan ng isa ng kabalabanan ng katawan at ugon ng Kristo na aming sa aming buhay Kristiyano. Hinihingi natin ito sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen.